Hi guys! Welcome back to my channel. Floridel Aliday here. If you are new to my channel, please click the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Top secret. Ito talaga yung top secret ng onlinechefs.ph. It is actually about their reviews from client. Bakit? Kasi yung mga clients minsan from onlinechefs.ph, hindi sila nagbibigay ng feedback or reviews sa natapos mong trabaho. Especially kapag long term at even sa mga short term. So, tatatak lang na may job history pero hindi talaga siya big deal na ganun kasi pwede mo siyang i-delete. So, which is, pwede mo siya i-take advantage. Especially kapag newbie ka, wala ka pag-aanong experience. So, keep on watching. A few inches later. Diba, magsisimula ka pa lang, wala ka pang experience. So, gusto mo rin ipaganda yung profile mo, pagandahin yung proposal mo, pagandahin yung resume mo, especially pagandahin mo yung cover letter. Kasi yun yung unang makikita kapag nag-apply ka for any company or businesses. Or kahit sa small businesses. So, wala ka pa masyadong alam. So, you need to earn your skills. So, what you can do is to make sure to read all the description nung nakalagay na job post. Like, ano talaga yung mga requirements? Ano yung hinahanap ni client or ng company or ng agency para sa kanila? So, to make sure na isa kang asset sa company, you need to make sure na mapoprovide mo yung hinahanap nila kahit wala kang experience. So, ito yung tip na ibibigay ko sa inyo for today. Or ito yung secret. So, once na mabasa mo na yung description, you need to make sure na nanaintindihan. Need to comprehend what you read. So, basically, make sure to understand. Then, the most important is, you need to use all your resources. So, ano nga ba yung resources na magagamit mo? So, andyan si Google, andyan si Yahoo Search, andyan si YouTube. So, makikita mo yung anong ginagawa ng mga tao or makakapaghanap ka ng idea kung ano bang hinahanap ni client based on the job description. So, basahin mo yung detail, ano ba to. Kung may hindi ka alam, make sure na i-research mo siya, i-comprehend mo siya, tapos ulit-ulitin mo lang siya para maintindihan mo talaga at magkaroon ka ng idea. So, by that, considering na may idea ka na, so pwede mo na rin siyang ilagay sa profile mo. Once you do a research, you need to make sure it is 100% legit. Make sure na may pangalan, kung sino man ang tao na yon, may address, may contact number, para in case na magtanong si client for interview, masasagot mo kung saan mo nakuha yung idea. A few inches later. Kahit na wala kang experience, you can still apply as long as alam mo na yung gagawin. Kasi nabasa mo na yung description. May idea ka na kung paano siya gawin. So yun nga, alam mo na yung gagawin, so you can still apply. So you can just go ahead and send the CV, the resume, or proposal kung meron ka na nagawa. And once you apply, you are also expecting for a feedback. If you are shortlisted, for sure, you will be having an interview. So, make sure na prepare mo na yourself, review mo yung description na ni-applyan mo para may masagot ka for the interview. So, yan talaga yung pinaka-effective way kahit wala kang experience. You just need to study first all the job hiring. So, what you can do to make it easy for you or convenient na hindi ka mag-a-apply kahit anong position, na parati ka magre-revise ng CV, resume, ng proposal mo, make sure na gumamit ka ng niche. For example, customer service, like focus ka lang sa customer service na job. Or for Shopify, for website developer. So, focus ka lang muna doon. Like, kung wala ka pa talagang idea, like you can go ahead and search sa search engine ng onlinejobs.ph kung ano yung may pinakamarami na job posting or ano nga ba yung may pinakamarami na
job volume para ma-check mo kung ano ita-target mo na trabaho. So, yun yung pinaka-basic for beginners na gagawin mo para magkaroon ka ng idea. So, considering, di ba, sinabi ko kanina na make sure na legit yung source mo for doing a research. You have the name, the address, or the contact number. Kasi kapag nag-interview na si client, may bala ka na. Just be honest to yourself. Let them know na, yes, I don't have any experience, but I have an idea because I took a course from this guy. Name, blah, blah, blah. The website is blah, blah, blah. Did you guys hear that? He actually said blah, blah, blah. I don't say blah, blah, blah. A few inches later. So, mga ganun, di ba? Like, may bala ka talaga kung ano yung mga sasabihin mo. Hindi ka matulala na... Oh, sorry. Kasi, di ba ganun? Like, para kang tuta na hindi mo na alam yung sasabihin mo. So, make sure na lang talaga na read and comprehend. Yan lang talaga yung pinaka-technique. So, di ba, kahit wala kang experience, gaganda pa rin yung profile mo. Gaganda pa rin yung mga ipapasa mo kay client. Kasi yan talaga yung way para mag-stand out ka sa mga client mo. Like, as if you are an expert. Which is not pa talaga. Kasi you're on the process. Like, sinasabi ko nga sa mga kasama ko, like, as a remote worker, sinasabi ko talaga na everyday is a learning process. Kahit matagal ka na sa company, may malalaman ka at malalaman na bago everyday. So, ganun lang talaga guys, like, use all your resources that you have. Kung may matatanungan ka na friend, huwag kang mahiya magtanong. Like, nagsimula rin sila from scratch. Wala rin silang alam. Unless, kung kumuha sila ng course, di ba, they can afford. So, kagaya natin na we cannot afford, so we need to use our resources. Ano lang, utak-utak lang para diskarte. So, that's all for this video. And that is actually my secret. Top secret. Or secret. Bye!